Halang buksan ang isipan. Sa science o agham. Sinisuela, 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 hey. Sinisuela, 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 sinisuela. Magandang araw! Ito na ikalawang bahagi ng ating ikawalong aralin para sa markahang ito. At bago nga tayo tuluyang dumako sa ating gagawing talakayan para sa oras na ito, ay magkaroon muna tayo ng pagbabalik-tanaw sa ating nakaraang talakayan. Natalakay natin ang isang dula na pinamagatang ang kaluluwa ng malaking kampana. Ito ay isang dulang trahikomedya na nagmula sa bansang China. Nalaman natin sa kwentong ito ang pagsasakripisyo ng anak ni Kuan Yu para sa kanyang ambisyon na makabuo ng isang malaking kampana na maririnig sa buong China. Ngayon, bilang panimula ng ating panibagong talakayan sa oras na ito, ay nais ko munang panoorin at pakinggan ninyo ang ipapakinig ko sa inyo at ipapakita ang video clip. Narito ang video clip. Wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kay hira na paniwala. At tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Mula ko sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig upang magkalayo kailanman. Pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ang inyong napakinggang awit ay pinamagatang Pangako. Ngunit gaano nga ba kahalaga ang pangako? At tila bakit laging kinakabit ang salitang pangako sa mga pako? Kaya nga meron tayong kasabihan ng mga pangakong napapako, hindi ba? Ano nga ba ang kahulugan nito? Alamin natin ang kaugnayan ng pangako o kaya naman ay ng pako o mga pangakong ito na tuluyan ngang napako sa ating akdang pinamagatang ang Panata ni Pilar. Ito ay isang maikling kwentong isinulat ni Amado V. Hernandez. Narito ang ating kwento. Ang isang taon ay parang walang anuman. Noong huli akong dumalaw sa tahanan ng Tia Pila sa lalawigan ay ganito rin ang hayos ng bakuran nila. Sariwa at malago ang mga halamanan. Naghuhunihan ng mga ibon sa mga sanga ng punong kahoy at nalalanghap sa hangin ang halimuyak ng mga bulaklak.
Ang kanilang malaking bahay sa loob ng bakod ng mga alambreng may tinik ay halos wala pa rin ipinagbago. Naroon din ang mga hawla ng kanaryong nagsabit sa bintana. Naroon din ang mga puno ng halamang nakahalayhay sa may pagpanhik ng hagdanan. Kay tulin ng mga araw, isang buong taon na ang nakalipas ay parang hindi ko napansin. Tuwing sasapit ang tag-init ay iniiwan ko ang Maynila at sa piling ng aking ali, nagpaparaan ng bakasyon. Dooy nalilimot ko ang aking aklat, ang higpit ng aking guro, ang pag-aaral ng leksyon hanggang maghating gabi at ang pagising ng umaga kinabukasan. Ngayon wala na namang klase kaya ako'y panauhi na naman ng pinsang buo ng aking ama. Masaya akong nasok sa bakura ni Tia Pilar. Tila ay ilang araw lamang ang nakalipas. Naroon din ang punong santol na pinamimitasan ko ng matatamis na bunga. Ang punong mangga at makopang hindi ko pinagsasawa ang akyatin. Yaon din ang hanging malinis sa sariwa na nagbubuhat pa sa taluktok ng malayong kabundukan. Yaon din ang langit na kulay ginto kung umaga at waring tunaw na pilak kung gabi. Sa pagpanhik ko sa balkon ay isang matandang lalaki ang sumalubong sa akin. Nakangiti at hindi man lang nagsasalita ay napaghahalata sa kanyang mga kilos na labis niyang ikinagagalak ang aking pagdating. Si Yay si Entong, ang pipingtanod sa bakurang iyon ni Tia Pilar. Hindi niya ako nakakalimutan. Kilala niya ako sa pulpa sa pagkabata. Ganoon din ang kanyang ayos, isang matandang tinakasan ng mabuting kaisipan. Ngunit masipag at masunurin, mabait at mapagkakatiwalaan. Ang pagkakakilala ko kay Entong ay kasintagal na rin ang pagkakakilala ko sa aking ali. Siya'y doon ko na nakilala. Wala siyang gawa roon kundi maglinis sa loob ng bakuran, magtaboy ng mga hayop na sumisira sa iba't ibang pananim. Minsan-minsang nagsisibak ng kahoy, manakanakang umigib ng tubig, kailanman ay hindi inuutusan ng Tia Pilar bagkus marunong siyang magkusa sa mga gawaing ito. Kumusta ka, Entong? Ang magigiliw kong bati sa kanya at siya'y aking kinamayan. Ang matandang katiwala ng aking ali ay tuwang-tuwa at ako'y sinamahan hanggang itaas ng bahay. Kahit ganoon si Entong ay mahal sa akin sapagkat tuwing ako'y magliliwaliw ay siya ang kasakasama ko sa paglilibot sa mga bukid, sa pamamangka sa ilog, sa pamamaril ng ibon at sa pamimingwit sa palaisdaan. Siya ay totoong mabuti sa akin at madali niyang naidudulot ang mga kailangan ko. Umalik ako sa kamay ni Tia Pilar, hindi siya nagbabago. Ganoon din ang ayos niya noong isang taon, ganoon din siya noong ilang taong nakaraan. Matangi sa bahagyang pilak na nalagdag sa kanyang buhok at sa ilang guhit sa kanyang pisngi ay hindi mapapansing nangungulila siya sa gayong pag-iisa sa loob ng mahabang panahon. Ang Tia Pilar ay lumalakad sa 40 taong gulang, subalit sa kanyang mukha ay mababakas pa rin ang isang kagandahang hindi karaniwan at sa kanyang anyo'y namamalas sa mga huling sinag ng isang kabataan at kasariwaang hindi malalanta ng gayon-gayon lamang. Kamakailan pa kitang hinihintay, ang magiliw niyang sabi sa akin. Pinagtapat kong gayon nga ang sinasabi sa aking sulat na ipinadala sa kanya ngunit nabalam ng kaunti dahil sa ilang gawain kailangan tapusin ko muna bago lumakad. Ano ang lagay ng pag-aaral mo? Ang kanyang tanong. Mabuti po naman, ako'y matatapos na sa taong susunod. Ang balita ko'y mag-aasawa ka na raw, totoo nga ba? At siya'y napatawa. Hindi po tiyang, ang pag-aasaway wala po sa aking loob, marahil po'y hindi pa pinanganak ang magiging kapalaran ko. Ganyan nga, ang pag-aasaway hindi madali, natapot mahirap pumanap ng makakasundo. At napansin kong sa kanyang mga labi nagtana ng isang buntong hininga. Inakala kong may isang bagay na sumagi sa kanyang gunita. Ang Tia Pilar ay wala pang asawa kailanman, ang pangyayaring ito ay naging buktong sa aking tuwina. Palibhasa'y labis kong pinagtakhan kung papaano ang isang babaeng katulad niya na maganda, matalino at nakaririwasa ay hindi nakatagpo ng isang karapat-dapat ng lalaki noong kanyang kapanahunan. Tuwing ako'y magpaparaan ng tag-init sa lalawigan ay naaalala ko ang pangyayaring ito. Ngunit ako'y magbubukas ng isang lihim o sasaling sa isang inilalayong sugat. Natatandaan ko noong ako'y bata pang musmo sa isang Maynila nagtitira ang mga Tia Pilar. Ngunit pagkamatay ng kaniyang ama, pagkatapos ng malaking sunog sa mundo, ay lumipat nga sila sa lalawigan sa bahay na kaniyang inatauhan ngayon. Noong kanyang kabataan, ayon pa rin sa mga salaysay niya sa akin, ay lubhang kilala siya sa lipunan ng syudad.
Palibhasa ay isa siya sa pinakamaganda sa kanilang kolehiyo, kaya lagi siya napapatangi sa mga pagtitipon at pagdiriwang na kanyang dinadaluhan. Mahusay siyang tumugtog ng piano. Hindi ko maubos maisip kung paano ang isang paris niyang hinangaan ng lipunan dahil sa kanyang mga katangian at kalinisan ay pabayaang malungkot at malayo sa Maynila. Hindi ko nga mawari kung bakit. Ang Tia Pilar ay nagkasakit, naratay siya sa banig ng isang matinding lagnat. Gayon na lamang habag ko sa kaniya, sa tahanang yaon ay wala siyang kasama kundi si Entong at isang babaeng utusan. Kahihirap ng lagay niya kung nagkakasakit. Hindi man siya kakapusin sa mga pangangailangan ay wala namang makapag-alaga sa kanya ng pag-aalaga ng isang asawa o ng isang anak. Ako lamang noon ang hindi lumalayo sa kaniyang piling. Pinapainom ko siya ng gamot, pinapaypayan ko, at binabasahan ng anumang sukat niyang ikaaliw. Dinaramdam ko ang kalagayan ni Tia Pilar. Kung siya'y nag-asawa ay hindi siya tila ulilang lubos ngayon. Kaipalay may tatlo o apat na siyang anak na makakapagpalala sa kanya sa lahat ng sandali. May kapilas ng pusong mararaingan ng kanyang dinaramdam. Ako'y naglakas loob at ibinulalas ko ang aking iniisip. Kahit talastas na yaoy hindi magiging mabuti sa alikong nararatay. Kung nag-asawa kayo, Tia Pilar, ang sabi ko, may maraming mag-aalaga sa inyo ngayon. Ako'y tinitigan muna niyang matagal, nagbuntong hininga at saka marahang nangusap. Ako'y umibig din, ngunit isang pag-ibig na sumipalad. Pinalagay ko'y sinalin lang ng isang lalaking mapagsamantala, katulad ng malimit mangyari sa maraming bulaklak ng lipunan. Subalit siya'y nagpatuloy. Nung ako'y 20 taong gulang lamang na bago ang kalalabas sa kolehiyo'y, may nangibig sa aking isang magtatapos ng medisina. Siya'y isang binatang barangal at may mabuting hinaharap. Nagkakilala kami sa isang pagdiriwang. Siya'y pumanhik sa amin at humingi ng pahintulot sa aking ama. Batang-bata pa rin siya noon at lumalakad lamang sa 27 taong gulang. Nang araw na iyon ay totoong maligaya ako. Sa aking palagay ay nasasabugan ng mga bulaklak ang lupang niyayapakan ko at pati ang hangin ay nagbubulong sa akin ng matamis na pag-ibig. Kulay rosas ang lahat ng tanawin. Kay liga-ligaya ng bawat sandali, kaya pala'y umiibig na rin ako. Sa ganang akin ay dakila sa lahat ng lalaki si Roberto. Maganda ang kanyang tindig, matalino at malakas. Inaasahan kong magiging maligaya kami nang gayon na lamang ang mga panahong haharapin. Bagamat sa akin ay marami pang nagsisiligaw na mayayaman at may titulo na ang iba, ay hindi ko pinakinggan ang kanilang paghibik. Si Roberto ay matatapos na rin sa pag-aaral at kami maaari ng mag-isang palad kung siya ay makasulit. Kahit wala siyang salabi, ay may kaya naman ang ama ko at ako'y bugtong na anak. Kami magkakatulong sa pagtayo ng isang katangi-tanging kabuhayan sa araw na magkabigkis ang aming mga puso sa harap ng dambana. Ang ibang nangingibig sa akin ay para kong pinapalunok ng mapait na dita ng pagkabigo at pinagtapat ko sa kanilang may lalaking mapalad ng nagmamay-ari ng aking pag-ibig. Si Amay walang kapintasang makita kay Roberto. Nabihag siya agad ng mga kilos at ugali ng isang taong naniniwala sa kawastuhan ng malayang pag-irog ng isang anak. At mahagyamay hindi niya hinadlangan ang mga tibok ng aking puso. Naging mabuti siya kay Roberto at ang aking kayasi ay pinapayuhan pa sa kanyang pag-aaral at pakikisama sa mga kapwa pinata. Gabi-gabi halos ay nasa amin siya at nagdaraan ng mahabang oras na lipos ng lambingan at kaligayahan. Pinakikinggan ko ang lahat ng kanyang mga pangako at isa-isang itinala sa aking dibdib upang hingin ang buong katuparan sa kanya kung kami nagsasama na sa isang mapayapang pugad ng pag-irog. Ngunit ang ligaya nga pala ay may wakas. Sinasabing walang nagtikim ng ligayang hindi uminom ng luha pagkatapos. At ang kawikaang iyan ay pinanaligan kong may katotohanan nga. Isang masaklap na himutok ang tumakas sa nagsisikip na dibdib ng Tia Pilar. Ilang butil lang luha ang napansin kong nangingilid sa kanyang mga mata. Nagpahinga munang ilang saglit at muling nagpatuloy. Ang luwalhati ng aming pag-ibig ay isa lamang kasap mata, halos binawi ng mga pangyayari. Yung hindi ko na malilimot. Naguguni-guni ko pa hanggang ngayon, kayong may 20 taon na ang nakaraan. Nooy isang gabi ng Sabado,
Pagkapanggaling sa isang pagtitipon sa Club Pilipino ay nahimbing ako agad sa nihi ng malaking pagod na nadama. Hindi ko malaman kung ilang oras ako nakatulog, subalit bigla na lamang akong nagising sa matinding init dumaragang sa aking katawan. Nang idilat ko ang aking mga matay, nag-aalap ang apoy sa kabi-kabila. Ang akala ko ng unay na naginip ako. Inusot ko ang aking mga mata, kinurot ko ang aking bisig, ngunit ako'y hindi nangangarap. Ang nakita ko ay talagang apoy. Napabalikwas akong dali-dali, ngunit hindi malaman ang patutunguhan. Tumili ako ng malakas, ngunit tila walang nakarinig. Palaki ng palaki ang apoy at pumapasok na sa aking silid. Ako'y halos hindi makahinga at makakita dahil sa kapal ng usok. Tinawag ko ang aking ama. Tinawag ko ang aming alila, subalit ako man din naiwan ng nag-iisa upang makibaka sa gayong kasakunaan. Ilang sandali pa ang lumipas na para sa aking katimbang ng isang siglo. Pinapanawan na ako ng lakas, nalalabo na ang aking paningin, naliliyo na ang aking pag-iisip. Datapwat ng kasalukuyang nag-aagaw dilim at liwanag ang aking katauhan, ay biglang may bumuhat sa akin at narinig kong tinawag ang pangalan ko. Pilar! Kapag karakay nakilala ko ang bayaning yaon, si Roberto, saka ako lalong nahintakutan at asindak hanggang sa nang nasa kanyang mga bisig ay lubusan nang nawalan ng malay. Nang ako'y mahimasmasan at balikan ng diwa ay may isang taong pinagkakaguluhan ng marami. Isang taong nakatihaya sa lupa, hindi humihinga at ni hindi makilala halos sa mga paltos sa mukha at katawan. Napasigaw ako ng napagsino ang lalaking yaon. Siya ay dili iba't si Roberto, ang aking katipan, ang aking tagapagligtas. Si ama ang may kasalanan ng kanyang pagkakagayon. Nang ako'y may panaog na niya sa bahay naming nasusunog, ay tinanong ni ama kung hindi nakuha ang kaon ng aming mga hiyas at salapi sa aparador. Sukat ang himatong na iyon upang karakarakay magbalik si Roberto sa itaas upang suungin ang tiyak na kamatayan. Sa hangad na agawin sa apoy ang kayamanan naming mag-ama. Dito napahamak si Roberto at siya ay nabagsakan ng isang malaking kahoy na nagbabaga. Patay siya ng damputin ng mga bumbero. Eh, nabuhay pa po ba siya? Ang tanong ko nang tumigil sandali si Tia Pilar. Akala namin ay tuluyan na siyang mamatay. Isang oras na sa ospital ay hindi pa rin pinagbabalikan ng malay tao. Inalamang ang aking paghihinagpis at si Ima ang nasisikong mabuti. Aanhin ko mga hiyas na nailigtas kung ako'y mawawala naman ng isang bayani. Makalibong matunaw ang aming tahanan at kayamanan, huwag lamang masawi ang lalaking pinakamamahal ko. Si Roberto'y nabuhay rin. Salamat sa kadalubhasaan ng mga manggagamot na tumingin sa kaniya. Ngunit lalong masakit na paggaling, lalong kalunos-lunos na pagkabuhay. Bakit po? Sapagkat hindi na siya binalikan ng dating isip at nang kausapin ko'y iiling-iling lamang na ang mga luhay dumadaloy sa kanyang mga mata. Kaawa-awang Roberto, hindi ako makababayad sa kanya ng aking mga utang. Nakita ko ang Tia Pilar ay umiiyak na ng totohanan. Talagang napakalungkot ng kanyang alalahanin ang mga nagdaang araw ng kanyang sawing palad na pag-ibig. Kaya yun pinakalilihim niya at ngayon na lamang nabuksan sa akin. Ginagalang ko ang kanyang mga kalungkutan at noo'y lalong naging dakila sa paningin ko ang mahal kong ali. Palibhasi kilala kong gumaganap siya ng isang mabigat na panata, alang-alang sa lalaking nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit ako'y hindi nakatiis at sa kanya'y minsan pang nagtanong. Saan po siya naroon ngayon, Tia Pilar? Patay na po ba siya? Ang aking ali ay hindi nakasagot sapagkat noo'y sasapapasok si Entong. Ang matandang may dalang tsaang mainit. Siya nakatiwala sa kanyang bakuran ay tinignan ng Tia Pilar ng isang titig na lipos ang pagdingat at pagkaawa. Noon ko lamang nakilala kung sino ang Robertong kanyang tinutukoy. Si Entong pala. Ang mabait na piping kinagaanan ko ng dugo na akala ko'y isang matandang katiwala lamang ng aking mayamang ali. At sa aking sarili na sabi kong may katuwiran nga ang sahabang panahon ay mamalagi sa pagkadalaga ang Tia Pilar. Wakas. Ngayon ay suriin naman natin ang ating maikling kwentong napakinggan. Simulan natin sa pagkilala sa mga tauhan na nagsipagganap dito. Una ay nakilala natin si Tia Pilar. Siya ay isang matandang dalaga na nakatira sa probinsya.
kasama niya si Entong o Ruperto, ang kanyang dating kasintahan na ngayon ay nawala sa katinuan at naging isang pipina lamang na katulong sa bahay. Nakilala rin natin ang ating pangunahing tauhan na isang estudyante at nagtutungo sa probinsya tuwing bakasyon sa klase. Para naman sa simula ng ating kwento, nakita natin ang pagpunta ng pangunahing tauhan sa bahay ng kanyang Tia Pilar. Doon nga ay nalaman natin na sa tuwing bakasyon nga ay doon siya nagpupunta. Nakilala natin dito ang kanyang Tia Pilar, si Entong at ang matandang bahay kung saan naninirahan ang dating magkasintahan. Sa gitnang bahagi ng ating kwento ay nakita natin ang pagbabalik-tanaw ni Tia Pilar sa kanilang kahapon. Kung saan nalaman nga natin na si Tia Pilar pala ay isang magandang dalaga noong kanyang kabataan at meron nga siyang maraming manliligaw. Isa na roon ay ang kanyang minamahal na si Roberto na ngayon nga ay tinatawag na lamang nilang Entong. Nalaman din natin ang magandang relasyon ni Tia Pilar at ni Entong maging ng ama ni Tia Pilar kay Entong na isang estudyante ng medisina. Sa wakas ng ating kwento ay nakita natin ang nakabibiglang revelasyon sa panata ni Pilar. Ang panata niya na hindi na siya muling iibig pa kundi kay Roberto lamang. Nalaman natin ang dahilan kung bakit nga ba naging pipi at tila nawala sa katinuan si Roberto. Ito ay dahil sa pagliligtas ni Roberto kay Pilar at sa kanyang muling pagpasok sa bahay dala na rin ng kagustuhan ng ama ni Tia Pilar na iligtas ang kanilang ari-arian. Dala marahil ng labis na nalanghap ni Roberto na usok ay hindi na bumalik pa ito sa kanyang katinuan. At mula noon nga ay pinagpatuloy na lamang ni Tia Pilar ang kanyang pag-ibig sa kanyang nobyo na nagligtas sa kanyang buhay sa probinsya at lumayo na nga sila sa kanyang ama na tuluyan na lamang ipinakita ang kanyang kasakiman sa kanilang mga ari-arian. Nakalulungkot lamang isipin na dahil sa kasakiman ng ama ni Tia Pilar ay nagkaganito ang masaya sanang relasyon ng kanyang anak at ng kanyang nobyo. Kung hindi siguro nangyari ang ganito ay sana ay nagkaroon sila ng magandang buhay, nagkaroon ng pamilya at nagkaroon ng anak gaya ng sinasabi ng ating pangunahing tauhan na kung sana ay nagkaroon lamang ng anak si Tia Pilar ay mayroong mag-aalaga sa kanya. Nakalulungkot lang na meron silang isang masaya at magandang relasyon subalit nasira ito ng isang aksidente. Lumutang rin sa ating maikling kwento ang konsepto ng paghihintay at ng katapatan. Nakita natin kung gaano naging makatapat sa paghihintay o naging katapat sa kanyang panata si Tia Pilar, diba? Nakita natin kung gaano naging kalaki ang kanyang pag-ibig, kalaki ang kanyang pag-unawa, gaano naging katapat siya sa kanyang iniibig, bagaman hindi siya nito maalala, bagaman ito ay wala na sa katinuan, di ba? Ganon ang tunay na pag-ibig. Kahit ikaw ay nasasaktan na, tulad nung nauna natin tinalakay na dula, ikaw ay magsasakripisyo, hindi ba? Nagsasakripisyo si Tia Pilar kasi mahal niya yung tao eh, di ba? Hindi man siya naaalala ng tao na yun, hindi man siya naaalala ni Roberto, hindi man sila magkasama sa paraan na sana ay inaasahan niya dati nung sila ay bata pa, nung panahon na sila ay bumubuo pa ng kanilang mga pangarap sa buhay, ay dahil mahal niya si Roberto ay naghihintay pa rin siya sa panahon na si Roberto ay gagaling at patuloy siyang nagiging matapat, di ba? Patuloy siya na minamahal, patuloy niyang minamahal si Roberto, patuloy siyang nagiging tapat sa kanilang sinumpaang pangako sa isa't isa. At mas nakakalungkot kung iisipin na ang ganda sana na naging buhay nila kung hindi lang nangyari yung sunog na yon, di ba? Siguro ay napakaganda ng kanilang pag-iibigan. Napakaganda siguro ng kanilang love story kung sakali na hindi dumating ang ganoon. Pero sabi nga, everything happens for a reason. May dahilan kung bakit nangyari ang ganoon. Siguro yung talaga ang nakatadhana para sa kanila, hindi lamang dahil sa kaya nilang lampasan yon. Siguro dahil kaya nangyari ang ganoon ay dahil na rin sa nais ng Panginoon na kung sino man ang makabasa ng kwentong ito o makaalam ng kwento ng kanilang buhay ay maging inspirasyon ito sa kanila na malaman nila kung gaano nga ba kahalaga ang katapatan at gaano nga ba kahalaga ang paghihintay, di ba? Sunod,
pumasok din ang konsepto na pagiging gahaman. Nakita natin kung gaano naging kagahaman ang ama ni Tia Pilar, 'di ba? So dahil sa kanyang pagiging gahaman, nailigtas na nga ni Roberto ang kanyang anak, yung anak ng nung tatay ni Pilar, 'di ba? Nailigtas na nga si Pilar, pero ang iniisip pa rin nito ay paano ang kanilang ari-arian, paano ang kanilang mga salapi, 'di ba? So dahil doon ay napahamak pa si Roberto, 'di ba? Dahil sa pagbagsak ng isang kahoy sa kanya. So kung hindi lamang siguro naging gahaman si ang ama ni Tia Pilar, kung hindi lamang ginawa iyon ng kanyang ama, ay hindi mangyayari ito kay Roberto, 'di ba? Kung nanatili na lamang sila sa labas, inayaan na lamang sana nila na masunog ang kanilang mga ari-arian, eh, hindi ito mangyayari. Pumasok din ang konsepto ng wagas na pag-ibig. Kitang-kita naman natin, 'di ba, na hindi nagmamaliw ang pag-ibig ni Tia Pilar kay Roberto, bagamat hindi na niya ito naaalala. Hindi na naaalala ni Roberto si Tia Pilar, hindi na bumalik pa yung Roberto na minahal ni Tia Pilar. 'Di ba? Kasi si Roberto ay wala na. Ang nandiyan na lamang ay si Entong, ang panibagong persona ni Roberto, na tila isang bata, tahimik lamang, hindi nagsasalita, 'di ba? So, wala eh. Dahil mahal mo yung tao, hindi dahil sa nagbago siya, ay hindi mo na siya mahal. Ganun yun eh. Ganun yun kung na pagmamahal. Hindi porket nahihirapan ka na, hindi porket nakalimutan ka ng tao na yun, hindi mo na siya mahal. Ang tunay na pag-ibig o ang wagas na pag-ibig ay walang hinihinging kapalit. Tulad ito ng pag-ibig ng Diyos, diba, sa atin. Walang hinihinging kapalit ang Diyos. Mahal, mahal tayo ng Diyos. Ang gusto niya lang ay mahalin din natin siya, 'di ba? At tayo naman eh mahal naman natin ang Panginoon, 'di ba? Kaya nga tayo nagdarasal, kaya nga tayo laging humihingi ng saklolo sa ating Panginoon, dahil siya ang gumawa sa atin, siya ang lumikha sa atin, at tayo ay mayroong pag-ibig para sa kanya. So, 'yun lang. Sana ay maisip natin, o sana ay sa hinaharap ay mapagtanto natin na ang wagas na pag-ibig ay isa sa mga bagay na talagang nagpapaikot sa mundo. Ngayon pa lamang sa inyong pamilya, sasabi na natin na tayo ay meron ng wagas na pag-ibig. Diga, wagas ang pag-ibig ng iyong magulang sa iyo. Kahit pa ikay tumanda, kahit pa ikaw ay kahit masaktan mo ang iyong mga magulang, ikaw ay mahal at mahal na yan, diba? Kung isipin natin, paano yung mga anak na nakukulong dahil may ginagawang mali? Diba ang unang nasasaktan na yung mga magulang? Kasi mahal ng magulang yung kanilang anak, kahit yung anak nila ay may nagagawang mali. So yun ay isang halimbawa ng wagas na pag-ibig. Kaya kung ikaw man ay nakadarama ng inis, halimbawa ikaw ay napagsasabihan, nakadarama ka man ng kalungkutan dahil ang iyong ama o iyong magulang ay wala, tandaan mo sana na lahat-lahat ng iyon ay dahil sa kanilang wagas na pag-ibig sa iyo. At dahil sila ay may wagas na pag-ibig sa iyo, dapat ikaw na kanilang anak, dapat ipakita mo rin ang iyong wagas na pag-ibig sa iyong mga magulang. At ngayon, tandaan natin muli na ang wagas na pag-ibig ay hindi sumusuko gaano man katagal at kahirap ang pagdaanan nito. Gaya ng nangyari kay Tia Pilar at kay Entong, hindi sumusuko ang wagas na pag-ibig. So sana ay mahanap ninyo sa inyong sarili ang lakas ng loob upang aminin sa inyong mga magulang at sa mga taong nakapaligid sa inyo ang wagas ninyong pag-ibig para sa kanila. Okay? So, dyan na nakatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita na lamang tayo sa huling video na inyong papanoorin para sa markahang ito. At good luck sa ating nalalapit na ikalawang markahang pagsusulit. Paalam! Dumating ang tulad mo at may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang tiyang mag-ibig.
Totoo ang lahat ng mga